Gusto mo ba ng mga kakaibang tanong? Subscribe na and hit the bell icon para sa mga videong katulad nito. Comment lang din pag meron kayong mga kakaibang tanong na gusto nyong hanapan ng sagot. Nung naiwan mong bukas ang lagayan ng asukal, o nung naiwan mo sa mesa ang kinakain mong chocolate, o nung may kawawang ipis na nadeds dahil sa baho ng medyas mo, sinong unang dumating sa eksena? Hindi bang masisipag na langgam? Pero napansin mo din ba na laging nakapilang mga langgam? Nakapila ba sila dahil utos ng queen nila? O dahil sadyang disiplinado sila? O baka pila yun ng bagong movie ng Katniel? Malay natin, bakit nga ba sila nakapila? Pheromones. Yan ang dahilan kung bakit sila laging nakapila. Ang pheromones ay chemical signals na ginagamit ng mga langgam para makipag-communicate sa isa't isa. Kung ang mga tao ay may mga salita at wika, ang mga langgam naman may pheromones. Para maintindihan ito, sundan natin ang buhay ni Lani Langgam. Ito si Lani Langgam, isa siyang worker ant. Ito naman si Ellie. Sabi ng nanay niya, "You can be whatever you want to be." Gusto niyang maging langgam, pero ayaw siyang tanggapin. Sad life. Sa pagsisimula ng bagong araw, makikitang lumabas si Lani sa bahay nila. Ang mga worker ants tulad ni Lani ay nagsisikalat sa iba't ibang direksyon para humanap ng pagkain. Gamit ang pheromones mula sa katawan niya, minarkahan ni Lani ang mga dinaanan niya para siguradong makakauwi siya at hindi maliligaw. Para maintindihan ito, imaginein mo na papasok ka sa pusod ng isang masukal na gubat. At para matandaan mo ang daan palabas, pwede kang maglagay ng mga bato na magsisilbing marker. O pwede mo ding markahan ang mga punong madadaanan mo. Ganito din ginagamit ng mga langgam ang pheromones nila. Ilang sandali pa, nakakita ng pagkain si Lani. Kumuha siya ng piraso nito at dinala sa bahay nila. At dahil hindi naman masiba si Lani katulad ng masiba mong office mate, nag-share siya sa ibang langgam. Habang pauwi, minarkahan niyang muli ng mas malakas na pheromones ang dinaanan niya. Ito ang paraan niya para sabihin sa ibang langgam na may masarap na pagkain siyang nakita. At gamit ang sensitive na antena nila, pang langgam, hindi pang TV. Yan! At gamit ang sensitive na antena nila, na-detect ng ibang langgam ang signal ni Lani. Sinundan nila ito. At ang bawat isa ay naglagay din ng kanya-kanyang pheromones sa daang ito. Pabalik-balik ang mga langgam. Bahay, pagkain. Bahay, pagkain. At kada balik nila, patuloy ang paglalagay nila ng pheromones. Hanggang dumami na nang dumami ang mga langgam na nakadetect ng pheromones at nakijoin sa pagkuha ng pagkain. At dahil may sinusundan silang specific na daan, para silang nakapila sa pabalik-balik nilang paglakad. Ito ang dahilan kung bakit laging successful ang mga langgam sa paghahanap nila ng pagkain. Salamat sa pheromones. At ito ang storya ng mga langgam at kung bakit lagi silang nakapila pag naglalakad. At tandaan, kung may kaibigan kang laging himalang sumusulpot kapag may pagkain ka, na para bang nadedetect niya kung kailan ka may baon, i-check mo. Baka namarkahan ka na ng pheromones niya. Isprayan mo ng Bygone.